At titanaw tayo ngayon sa susunod na magtatanong kay Rowen. Brother, good evening. Good evening po, bro. May mga tanong lang sana ako. Okay, go ahead po. Yung mga tanong ko lang, bro, yung mga terminologies natin sa simbahan ba? Yung magisterium, canon law, mga ano ba yan siya, bro? Ano, term. Diba yung magisterium yun yung nakasulat doon yung mga ano, yung ano ba yung mga katuruan ng simbahan natin? Ano ba yan siya? Office? Okay, so ano ang ibig mong sabihin, bro, gusto mong i-define ang term Opo. Na ginagamit na magisterium. Ganun po ba? Opo, bro, kasi nagtuturo rin ako ba kahit mga ano ba, Sige share po. ko rin. Okay, sige. Yung mga canon law, yung mga ganun ba? So ibigay natin yung pagsagot. Brother John Ray. Yes, Brother Romel. Wait lang, bro. Ma-define daw yan. Yung term. Hello. Yes, ano yung tanong, kapatid? Gusto niya pong ma-define yung term na magisterium, okay. Code of Canon Law. Bakit ba meron tayong gani? Ano ba yung definition na yan sa simbahan? Yes, magisterium from the word magister, meaning teacher. Kuro. No, dahil ang ating Panginoong Hesukristo, bago siya bumalik sa langit, nag-iwan siya ng mga guro, kapatid, para magturo sa kanyang iglesia, no? Kung babasahin natin ang Matthew 28:19, ito ang ating mababasa, no? Hanggang 19 to 20, ito ang ating mababasa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin sila mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. So may tagapagturo ang iglesia. So yung tagapagturo niyan sa English, teacher. No? Teacher. Even Christ. Christ is the teacher of all, no, siya ang pinaka guro sa lahat. So the word magisterium, bro, from the word magister, meaning teacher. So yun namang tanong mabot sa Code of Canon Law, no. So sa batas ng simbahan yan, diyan nakatala ang batas ng simbahan, bro, kasi lahat ng institution mayroon yang batas. Kaya nga canon, eh, no? So listing of yung mga alituntunin ng simbahan. Kaya Code of Canon Law, terminology yan sa mga specific na batas ng simbahan, kapatid. Okay, bro. Thank you, bro. Pa yung dagdag ano naman, natin, bro? Bro, idagdag din natin po, no, doon sa magisterium din. Actually, it came from the British English siya, no. Teaching authority siya, hindi siya pwedeng ano sa iba, no, but it's also a teacher. But pag nilaliman po natin 'yan, kaya ginagamit niya na simbahan, actually it's a teaching authority lang, naka-specialize 'yan sa Roman Catholic Church. No, kaya tingnan mo, hindi gumagamit ng magisterium yung mga pastor, 'di ba? Hindi gumagamit yung term na magisterium yung ibang sekta. But that's was especially it's a teacher, but teaching authority, no, specialized lang po yan sa Roman Catholic Church. Kaya may tinatawag tayong magisterium, kapatid. At ang canon law, yun nga, yung mga ecclesiastical law, ito yung mga batas na simbahan, na yung batas na regulate, no, na inab that na ecclesiastical authority, no, for the government of the Christian organization it is member. So yung canon law din specialized lang din siya dun sa ecclesiastical authority, so or sa simbahan lang talaga lahat ng mga yan. Pag sinabi mong canon law, kasi batas ng simbahan, tama si bro, ano, no? So hindi, kumbaga, ang mga yan sa simbahan lang halos term ng mga yan ginagamit, kapatid. Okay po, bro. Balay, ano pala yung teaching authority, parang ano siya, sabihin natin parang organization o tao na nagtuturo,
parang ganun. Yung ay, ito po, yung, in addition meron siyang that, divine, ay, meron siyang divine authority lang sa ano, galing sa Diyos mismo, bro. Kasi hindi lahat ng tagapagturo ay galing sa Diyos. Sabi ni St. Paul sa Romans 10:15, paano ka magtuturo kung hindi ka inutusan? So, malalaman, nakita naman natin ngayon, ang daming teacher, no? Ang daming teacher ngayon, nagtuturo talaga sa salita ng Diyos, ang question dyan, yung authority, nila, saan galing? Kaya hindi sila matatawag, na magisterium kasi hindi sila ang teachers na inutusan ng Diyos. Ang magisterium, specifically lang yan sa simbahan. Yun nga, sinabi na Brother Angel, teaching authority ang pinakamalalim na ano niyan na nakahulugan, no? So kung i-define mo lang kasi yung magisterium from the word magister meaning teacher, pero hindi siya teacher na hindi konektado sa Diyos. Mayroon siyang divine authority galing sa Diyos na magturo. Matthew 28:19, humayo kayo, 19-20, humayo kayo sa lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo at turuan ninyo sila. So may tagapagturo. At yung tagapagturo na yun na may utos galing sa Diyos, tinawag yun na magisterium, kapatid. In other words, simbahan. Ayan. So in addition with that po, ito po, magisterium refers to the teaching authority. Na tama yung dalawang kapatid na teaching authority, pero ng ano, of the Roman Catholic Church, which is exercised by the Pope and the bishops in communion with him. So marami kasing bishop, no? But teaching authority lang siya na with communion with the Pope. Kung hindi siya communion sa Pope, ibig sabihin he is not a magisterium or hindi po siya teaching authority. It is self-proclaimed. Yeah, responsible for interpreting, ayan ha, and preserving the teaching of the church. Kaya napaka-delikado yung nagse-self-interpret sa teaching ng simbahan. Ensuring that doctrine remains consistent with the faith as handed down through scripture and tradition. The magisterium can be divided into two main categories, the ordinary magisterium, which includes the day-to-day teaching of bishops and the Pope, and the extraordinary magisterium, which involved formal declaration made in ecumenical council or ex cathedra statements by the Pope. Sa Codum Canon na po, addition naman po ito, is the legal code. No? Legal code, kung sa atin po, meron tayong mga legal laws, sa atin sa Pilipinas, meron tayong batas, sa simbahan naman tayo po ay merong tinatawag na legal code governing the Catholic Church. Ayan. Which outline the laws and regulations that guide the church governance, administration, and the conduct of its member, the current code known as Codex Iuris Canonici was promulgated in 1983 by Pope John Paul II and is divided into 7 books covering various aspects of the church life, including the sacrament, hierarchy of the church, and rights and duties of the faithful. Yun po yung additional sa atin pong pagtugon sa Magisterium in Code of Canon Law, kapatid. Anong website yun, bro? Binasa? Ano ba yun? Website ba yun? Okay. So, pwede mo po yung mahanap po sa Catechism of the Catholic Church, Part 2, Section 2, Chapter 3 na The Magisterium. And yung sa Code of Canon Law naman po, yung 1983. Available at Vatican's official website. Okay. Ganun pala. Yes, bro. Thank you, bro. To make his message known.